Paano mo nang dami mo na 20 million sige daw lang. Fine para doon sa Sola Coffee? Kasi para ano, madami silang ma-report sa desk. Kasi hindi sila pagalitan. Ah, ano? Sa Sola po, inaasahan niyo sa Sola, ma'am, sa Monday? Sa Sola, sa Monday, meron yang ano eh, mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko. Hindi kasi masyado ina-analyze ng Ayan o, sabi niya, ano daw ba yung mga dahilan? Sabi niya, una yung part 1, yung DS, yung designated survivor. Tapos sabi niya, hindi kasi ina-analyze nung iba, puro lahirit ng hirit, puro mga tanga. Hindi, joke lang. Iyan ni Abby, salamat po. Alito ever told me sa Europe siya pupunta. Ewan ko, hindi ko alam. Ayan, mahirap. Mas mahirap yung mga ganyan. Little bird, ahas. Ayan. Ako hindi little bird, hindi rin ahas. Ang nagsabi sa akin. Narinig ko lang sa, ano, sa utot ko. Bastos, di ba naman? Kumakain kami. Hindi, kasi pag utot ko, biglang merong bumulong. Sabi, Alicia. Psh, Alicia. Oh. Eh, bigla nasundan pa na isa pang utot. Psh. Sa Amerika. De, biro lang ha. Anyway, tuloy natin to. So, sinasabi niya, yung una, yung tungkol sa designated survivor. Meaning, ang dahilan ng bakit siya po ay umalis kay Marcos ay kinakawawa siya. Yun yung una niya sinasabi. Hindi lang kinakawawa, eh talaga nga namang sunod-sunod yung tira ng mga kaalyado ni Marcos. Joe Art Baredo, dagdag para sa pampa-abogado. Uy, salamat pa nga sa mga nagpapa-abogado, ha. Hindi, totoo naman po yun, di ba? Totoo po na ang ano niya, ang ano ni VP Sara Duterte, una, kaya siya umalis na kasi hinahayaan siguro, malamang, ni Marcos, o hindi malamang kaya ni Marcos, yung mga taong araw-araw siyang tinitira, araw-araw siyang binabanata ng patalikod itong si VP Sara Duterte, 'di ba? Kaya medyo yun na ho yun. Eh pambira, ano to? Tumitira silang lahat sa akin, galit sila lahat sa akin. Tapos gusto niyo pang mag-dito lang ako sa administrasyon. So alis na ako. O yun. Iyanabi, salamat po. O tuloy. Malalim. Pero kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Oh, sabi nito isa, yung kapatid daw niya nasa likod ni BP. Sino dyan? Ang dami nasa likod eh. Yung kalbo o yung mahaba ang buhok? Alam mo, dumadami ng kalbo ah. Talay. Asa? Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Paano mo masasabi niyo na 20 million daw yung fund para doon sa Sola coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. Tingnan mo yung pagiging gentlewoman nito ni Madam, ano? Tinanong, pwede na sanang pumitik siya eh. 'Di ba sasabihin niya, kamusta yung ano masasabi niya doon sa 20 million na gastos sa Sona? Pwede niya nang pitikin si Romualdez eh, 'di ba? Pero wala akong masasabi, hindi man ako parte ng Congress eh, 'di ba? Hindi, totoo, 'di ba? Isipin niyo, ikaw yung kinakawawa na binabanata ka na ng mga kongresista araw-araw. At alam mo, si Tambi may mga vlogger na inuutusan para bumanat sa kanya. Di umano. Pero, gayunpaman, wala siyang pitik. Wala akong masabi dyan. Di naman ako naglabas dyan eh. House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano po ang mga tututukan ng OPP po na program? Yes, sir. Saan ko kayo mag-suspend lang yung Brigada Espela kung mag-ever po, ma'am? Pag hindi na po ba kayo? Ay, tapos na. Kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Espela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po na tututukan ng OPP moving forward. Yes, oo, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Syempre nandiyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan at para sa LGBT and senior citizens natin. Ma'am, question for you after them. Ano po yung aasahan ng public for you? Opo, ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of...
Legacy project, Nino. Sabi kasi, ito yung tanong, ang ganda ng tanong na to. Natuwa ako, nagulat ako. Sabi, ano daw ba tututukan ng OVP, office niya ngayon? Sabi niya, ito yung mga satellite office at saka yung legacy project ng VP. Sabi ko, ipagpapatuloy niya yung ginawa ni VP Lenny. Ituloy natin. So the Vice President, since the time of Vice President De Castro, yung So sabi niya, ipagpapatuloy daw niya yung legacy ng Office of the Vice President ni Noli De Castro. Tumalon? Hindi yung nabansin yun? Tumalon? Eh, yung legacy project ni Lenny Robredo. Wala. Wala namang ginawa yon. Nagpakit lang yon, nagpakit-kit at saka nag-credit grabber lang yun. Diba? Si De Castro... Kala siguro ni Lenny Robredo may project siyang maganda. Oh, eh yung kay De Castro pala tumalon. Wawa ka naman Lenny Robredo. Parang yung BP office sa'yo, parang dumaan lang. And real assistance at yung magnegosyo taday. Oh, iniisa-isa niya yung mga project ni Noli De Castro. Wawa ka naman Lenny Robredo. Eh sa bagay, kinredit grab mo lang naman yung mga project eh. Kaya wala ka. O diba? Nag-coordinate lang naman si ano nun. Oo. Walang ginawa naman. Ay, si Robredo, alam mo kung ginawa niyan? Mag-ano, yung Coca-Cola dati, diba? Yung Coke na ano, kunwari, galing sa kanila. O mga ganun lang naman na eksena. O kunwari, may bus. Mga ganyan-ganyan eksena lang ni Lenny Robredo eh. Tapos, araw-araw, mamunan ng presidente. Hindi, kaya ako, alam mo, ako ha, personally, si Madam VP Sara Duterte, nakuha niya yung respeto ko. Kasi, kahit siya'y araw-araw nang binabanatan ng mga kalaban niya sa politika, hindi siya nag-retaliate kay Marcos. Pansinin niyo ha, hindi siya nagbabadmouth kasi nga, it doesn't look good, ika nga. Diba? Hindi maganda yung dating na may isang vice president na remember siya ang makikinabang pag bumagsak ang presidente. So ang pangit ng isang vice president bira ng bira sa presidente. Hindi magandang tignan. Yung ginawa ni Lenny Robredo, 'di ba? Eh bira ng bira kay Pangulong Duterte noon, na alam naman niya pag bumagsak si Duterte, siya makikinabang, hindi maganda. Tama, mali. Si VP Sara Duterte, kahit siya ho ay, kita nyo naman, kinakawawa na. Lahat ginagawa na ng pambabato ng administrasyon na ito. Hindi ho siya na gano. Diba? Charlie the French Bulldog, salamat po. Hindi po siya nagpa-bumanat, nag-retaliate. Diba? Kaya nakakatuwa. Diba? Nakakatuwa yan. No? Thank you. Ha, Madam Sir Charlie ng French Bulldog. Napapatawa ko daw siya. Naku. Yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon na hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance. Salamat sa mga nagpapakulay ha. Dagdag yung pambayad ng abogado ko. Sa mga demanda ng mga animal. Hindi totoo, dumagdag na naman yung mga hindi pa ako nakakaalam. Nadagdag na naman ako na isang demanda. Yun nga pong kay Zaldi ko. Na di umano, may kinalaman si Speaker Romualdez. Di umano. O, ha? Tuloy. For teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Uy, maganda yan, lawyers. Ako, pag ako, eto ha, wala akong plano. Una-una, hindi ko planong pumasok sa public office. Ayaw na ayoko yan. Maniwala kayo, dirindiri ako sa public office. Bakit to? Hindi naman siya dirindiri, pero ayoko talaga kasi baka pati yung pagkain ko ng steak. Sabihin nila, ay, pera ng gobyerno yan, pera namin. Ay, mga ganyan, di ba? Pupunta ka lang si San Lucas, pera namin yun. Kaya ayoko talaga. Pero kung sakasakali, alam mo, yan ang isang bagay na gusto ko mangyari. Magkaroon, yan ang na-realize ko sa demanda ko. Dapat talaga magkaroon tayo ng independent free lawyers sa mga hindi kayang magkaroon ng abogado na may puso, ha? May puso. Kasi marami dyan, libre nga yung lawyer, pero napakasusungit.
Karanasan niyan ng isa kong kaibigan diyan humingi sa PAW, grabe ang sungit. Kasi libre. Oo, oh, wait, ganun. Grabe yung para bang sama ng loob. Nagtrabaho ka pa diyan. Oh, sana magkaroon ng ganun eh, yung may mga lawyer na i-hire na may puso talaga na kahit nagtatrabaho ng libre, they would really take care of the client. Yun, sana magkaroon ng ganun. Pero balay nyo, saan ba? Sa tamang panahon. Ang tamas yung approval ratings yun, no? Mamataas pa rin yung trust rating mo. Ano masasabi mo? Well, hindi naman natin binabasa yung ating mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa. Performance will start momentarily.